Magandang araw sa lahat. Ito na guys, dumating na yung bagong flywheel, yung flex plate. Ito yung bagong flex plate. Tapos, ito yung lumang flex plate. Tingnan nyo guys ha, yung kaibahan nyo. Masa mga 2mm yata yan eh. Yung diferensya niya. Yan, level lahat yan. Flat. Naka-level lahat yan. Ito yung difference niya, guys. Almost 2mm. Yung difference niya. Ayan o. Iliso mo sa kayad o. Ito, ano na yan eh. Ayan o. Experience nyo. Almost 2mm yung difference. Ito oh. 2mm yung difference oh. Yung sabi ko sa iyo nung nakaraan sa inyo yung sabi ko sa inyo nung nakaraan ano, video ko. Ayun oh, 2mm yan eh. Nakaangat yan oh. 2mm. Ito oh, pala oh. Flat yan. Yung bagong flex plate. Kaya yon natatamaan palagi ito sa starter, yung sa bendix ng starter. Kasi oh, malaki na yung ano niya eh. Kumbaga, yan oh, 2mm yung difference nila. Ito yung bago oh, tiyan mo, malaki yung ano niya oh. Yung naka-umbok dito, malaki. Yan o. Sobra nga 2mm yung ano niya eh. Sobra 2mm yung simula dito. Papuntang flywheel tit. Yung gear niya. Kaya ito nag-collapse kasi ito eh. Nakompress siya ba? Kumbaga nakompress. Kaya sakto din yung diagnose ko na palitan to. Ito yung bago. Ang dahilan nito guys, yung propeller shaft niya sa torque tube. Pakita ko sa inyo yung torque tube. Ginawa sa labas pala yun. Yung rubber coupling niya sa original, nadurog kasi yun eh. So, pinalitan nila ng plastic. Plastic engineering type na coupling. Ito guys yung dahilan bakit nag-compress yung ano flex plate. Nag-collapse. Ayan oh. Tinanggal ko yan eh. Yung rubber coupling niya oh. Ito yung dahilan. Ito. Pinilitan nila ng ano plastic. Plastic engineering type na ano rubber coupling. Ang original nito, rubber to eh. Ang original. So, ang nangyari ngayon, hindi na siya nagdadampening. Kumbaga, fix, parang fix na yung tubo na yan. Kaya, parang sinusuntok niya palagi yung ano, yung flex plate. Ito yung original na parts. Ayan. Rubber type to eh.
Yan, rubber yan eh. Okay, ito na guys. Na-open ko na yung bagong part. Dumating na yung bagong part ng ano, propeller. Ito yung rubber na sinasabi ko, yung rubber coupling, yung original. Ito, malambot to eh. Oo, malambot. Ito yung kinabit nila. Ito parang bakal eh. Parang bakal eh. Pero wala na itong... Hindi na siya flexible. Dapat ngayon dapat flexible siya. Nag-elastic siya. Kung sa mga hams or mga ano, rough road. So, mag... May... Kailangan may flexible na mangyayari. Ito wala. Tapos, ito wala. Kaya, ang nangyari, yung flywheel, na-compress niya yung flywheel, na-collapse. Ito yung split. Kaya, suggestion lang guys na ano, hindi pwedeng lagyan ng plastic na ganito or dapat yung rubber talaga. Tulad ng ito. Ayan lang guys. Kabit yung bago, tapos ito yung bagong flex plate. Pinapalitan ko na to eh. Kasi ginawa nyo sa labas to eh. Aftermarket. Dapat nyo ito talaga. Original. Ayan guys, kabit ko muna yung flex plate. Tapos ito eh, pasok dun sa truck tube. Ito. Pasok ko ngayon. Ayan guys, palitan ko na yung flex plate. Kapit ko na yung bago. Ayan guys, nakabit yun yung bagong flex plate. Ayan. So, cutting ko. Ayan, medyo lumayo na siya. Oh. Sa starter. Ayan siya, nasa mga 9 millimeter. Yung dati, 7 lang yun eh. 7 na yung dati eh. Ngayon, nasa mga 9 mm.
Umayo siya ng 2mm. Tapos yung truck chub, ikabit ko. Ikabit ko rito yung ano, propeller. Itong bago. Ikabit ko dyan. Yung luma, oh. Ano yan, eh. Compress na yan, collapse na. Kabit ko na yung bagong propeller. Ano guys, hapak na siya. Nandun na sa loob. Guys, ini yan. Kabit ko na rito.
Yan, tapos na yan. Ayan na, tapos na guys. Ikabit ko na to sa sasakyan. Ayan guys, nalagay ko na rin yung bell housing. Ito, bell housing. Yung flex plate na sa loob na. Ayan guys, tapos ko na nakabit yung transmission. Ayan. At saka truck chump. Nandiyan na yan, kumpleto na yan. Ayan, kabit na lahat yan. Pati yung bumper. Tapos ito, na-truck ko na rin. Yung clamp bolt niya. Tapos ini-start ko. Nawala na yung ingay, guys. Okay na siya. Normal na yung cranking niya ng starter. Tapos yung pag-release ng start Bendix. Wala nang ingay. Nag-i-start na siya. Ayun, kabit ko lahat 'yan. Exhaust, tapos yung bumper. Ayan siya guys. Try kong i-crank. I-crank ko. Ayan. Normal cranking na siya. Start agad. So, yun lang guys, ang ano problema. Yung propeller shaft niya, yung rubber coupling pinagawa sa labas. Ininstallan ng plastic type na rubber coupling. So wala siyang elasticity, wala siyang dampening motion. Baga hindi nag-flex yung propeller niya. Yun yung kinabit ko bago yung original niya. Original talaga. Parts arrived.
pati yung flex plate bago rin, tapos starter kasi sira rin yung starter, na-worn na yung bendix nya. Ngayon nakabit ko ngayon, tapos crank ko na. So okay na siya, nawala na yung problema. Ano? Dati pag crank mo yan, parang nagbabasag yung mga nabasag yung flywheel eh, yung fix plate pati yung starter. Ayun lang guys, salamat sa panonood. Thank you.